Kaugnay pa rin ang nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election 2023 sa October 30, mahigit 80 kandidato mula sa Northern Mindanao Region ang tinukoy ng PNP bilang mga nanganganib na maging biktima ng karahasan bunsod ng eleksyon. Ayon kay Philippine National Police Northern Mindanao spokesperson Major Joan Navarro, nasa ilalim ng high-risk category ng PNP ang nasa mahigit 12 kandidato ng rehiyon, kung saan 7 dito ang mula sa Lanao del Norte, 3 mula sa Misamis Occidental, 2 mula sa Bukidnon at 1 sa Misamis Oriental. Dagdag pa ni Navarro na sa 70 pang mga kandidato mula sa Region 10 ang nasa ilalim naman ng medium-risk category ngayong darating na eleksyon, kung saan mayroong natukoy na mula sa Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte at Iligan City. Matatandaan na nauna nang nag-abiso ang PNP patungkol sa mas mahigpit na pagbabantay lalo na sa mga areas of concern na mataas ang tsansang magkaroon ng karahasan na may kaugnayan sa eleksyon. Lalo pa at ayon sa PNP 155 na barangay sa Region 10 ang mayroong nang history of political violence. Kaugnay nito, sinabi ni Navarro na nakatakdang mag-deploy ang PNP ng nasa 7,500 na pulis, kabilang na ang bomb disposal expert at combat officers sa kabuuan ng Region 10, habang paiigtingin din ang pagbabantay sa 197 areas of concern sa rehiyon bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon.